Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magluluto po tayo ng seafoods na sinigang. At ito na po ang ating mga ingredients na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo ng isda. Golden pampano na isda po ang ginamit ko. Tapos, gagamit din po tayo ng baby octopus, okra, oyster. Depende po sa inyo yun kung ano po yung seafoods na gusto nyong ilagay sa sinigang nyo. Pwede ring shrimp at saka crab. Gagamit din po tayo ng talong, luya, tanglad, bawang, sibuyas, gabi, kamatis, sitaw, asin para sa ating seasoning. At saka sa pangpaasim po natin, gagamit po tayo ng sinigang mix. Tapos gagamit din po tayo ng mantika sa paggigisa po ng ating mga sangkap. Tubig para sa ating sabaw. Ngayon po ay uumpisa na po nating lutuin ang ating sinigang na seafood. Paiinitin lang po natin ang ating mantika. Mga 2 tablespoon lang pong mantika ang gagamitin natin. Tapos igigisa po natin yung ating bawang kasi mainit na po ang ating mantika. Tapos isusunod kaagad natin itong ating luya. At saka itong ating sibuyas. Kaya ginisa po natin kasi para matanggal po yung langsa. Ngayon po ay pwede na po tayong maglagay ng tubig. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating tanglad. Tapos, tatakpan po muna natin para pumulo yung ating tubig. Habang pinapakulo po pala natin yung ating sabaw, ay ilalagay na po natin itong ating gabi. Kasi matagal po siyang maluto, kaya mas iuuna ko siya kaysa isda. Hintayin na po natin na kumulo yung ating tubig, tsaka natin i-check. I-check na po natin kung kumulo na ba yung ating sabaw. Yan, kumukulo na po yung ating sabaw. Ngayon po ay isusunod po natin ang ating kamatis para lumabas po yung asim ng ating kamatis. Tapos tatakpan po natin ulit para hintayin po natin na medyo maluto yung ating gabi. Ngayon po ay i-check na po natin yung ating gabi. Kung medyo malambot na ba siya. Ayan po, pwede na nating ilagay itong ating isda. Ngayon, tatakpan po uli natin. Ngayon po ay pwede na nating lagyan ng sinigang mix itong ating sabaw. Hindi ko po uubusin yung isang ganito para hindi po masyadong maasim. Kasi ayaw po namin yung masyadong maasim. Pero kung gusto nyo pong maasim po yung sinigang nyo, ay ubusin nyo po. Itong sa amin ay may kamatis na kasi. Kaya pag ilalagay ko pa yun lahat, ay masyado na po siyang maasim. Pero depende po yan sa tao kasi mayroon pong tao na gusto ng maasim na maasim yung sinigang. Lalagyan ko na lang po ng konting asin para kapag nagkulang po mamaya, pag tinikman ko siya ay pwede ko siyang dagdagan ng asin. Tatakpan na naman natin siya.
Tapos ipapakita ko po sa inyo mamaya kapag medyo luto na yung ating gabi at saka yung isda. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating iba pang mga seafoods na ginagamit. Tapos isusunod na natin itong ating oyster. Dahil mabilis lang pong maluto itong ating oyster at saka baby octopus ay itong ating mga gulay isusunod na natin. Isunod na rin po natin itong ating sitaw. At saka itong ating okra. Dahil isinali ko yung sabaw ng ating oyster ay magdadagdag po tayo ng konting asin. Ngayon po ay hihintayin na lang po natin na maluto itong ating mga gulay. Pagkatapos ay hahanguin natin at isiserve na po natin pag naluto na yung ating mga gulay. Tikman ko po yung sabaw. Ayan, sobrang sarap po ng ating sabaw. Ngayon po na luto na itong ating mga gulay ay pwede na nating patayin yung ating apoy. Tapos pwede na nating iserve ang ating sinigang na seafoods. Ito na po ang ating finished product ng sinigang na seafoods. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito at sana'y magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, Mabuhay!